So yun guys, may naamay akong kakaiba dito sa sasakyan ko, yung parang amoy kulob. So naglagay na ako ng uling, tapos hindi pa rin siya nawawala. So ngayon, may kinabit siya sa untali dito nung bumabagyo, may tinala ako sa bubong niya. Tapos nilusot ko dun sa may bintana. Yung pala, dumaan yung tubig dun, gumapang dun sa tali. Tapos kung makikita nyo tong part na to, basang-basa siya. So kailangan natin tong baklasin para tuyuin ngayon. Ay, so ayun na nga, ito na nga guys, no. Kailangan nating baklasin yung ating sahig, yung ating mating pala sa ating mga sasakyan na ito. Ayan, basa nga siya dyan. Yung suspecha ko, kasi isang linggo na tong hindi nawawala yung amoy niya. So na-curious ako kung saan ang gagaling, kasi naglagay naman ako ng uling, tapos hindi pa rin siya nawawala. Ngayon, kailangan natin siyang baklasin. Kasi yun nga, basa yung ilalim niya. So kailangan natin tanggalin yung upuan, mga upuan na yan, at saka itong mating niya. So akalasin natin yan, yung mga parts na yan. Ayan. Tapos yung may mga clip lang yan guys, yung sa gilid niya. Hindi ko lang magsaktong tawag, no. Basta hugutin nyo lang yan, yung mga takip dito sa gilid. So wala namang tornilyo yan. Ang may tornilyo lang dito, itong mga upuan na to, meron yung apat na tornilyo dyan. Kaya lang, kailangan pag kakalasin nyo yan, kalasin nyo rin yung center console bago nyo makalas, kasi nakaipit yung isang tornilyo dyan sa ilalim. Yan. So ngayon guys, para matanggal natin to, may dalawa kasi ito sa labas, ayun yung kabila, ayun, tsaka ito, kailangan natin tanggalin yung center console na to, kasi yung isang lock nya ng upuan na yan, ayun na sa ilikod. Ayan, yung parts na yan, may tornilyo yan sa ilalim. Kailangan natin tanggalin yung center console. So ganito lang pagtanggal ng console na to guys. Ganito lang to. Tapos may tornilyo yan sa loob. MX nung sa atin guys, ha. Ito. So tatanggalin natin yung takip. Ayan. Itong takip na to. Andito tornilyo. Ayan. Ayan. So ito guys, pinakalock nya. May tatlong tornilyo. Ayan. May mga tornilyo na yan. Parang gis. Gis yata ito. Ayan. So, ugutin natin yan. Para matanggal natin ito. Kasi naandyan yung tornilyo niyan. Ito sa ilalim. Ayan. So, atayin ng gis. So yun guys, kailangan na natin tanggalin yung ating console. Naluwagan na rin natin yung mga tornilyo. Ito nga pala yung itim na yan. Yan, yan yung mga lumang saksakan ng headphone jack ng mga lumang Nokia. May wire yan, kaya lang hindi ko siya kayang tanggalin kasi nakasuksok yan dun sa ilalim ng dashboard yung wire niya, mahaba. So iaangat na lang natin siya para na tayo magtatanggal dun sa ilalim ng wire niya. So yun guys, natanggal na nga natin yung ating console. Ayan yung wire ng mga headphone jack na luma yung sa Nokia. Tapos itong mga tornilyo na tatanggal natin dyan guys, no. Ayan, ito to. Apat yan, isa dito sa unahan, tapos isa dito sa likuran yan. So tatanggalin natin yan para matanggal yung upuan. Tapos tatanggalin na rin natin tong parts na to. Mga nakaklip lang yan guys, madali lang yan dukutin. Ayan. Tapos itong handbrake, kailangan nakaangat pag dudukutin nyo yung console. Tapos ito, luluwagan para masimulan na natin yung pagtanggal natin ng ating upuan. So ngayon umuulan guys, kaya hindi tayo tuloy-tuloy, no. Ilang araw ko rin itong ginawa, itong pagkalas na to. So yan, basa yung ilalim. Diyan nagsimula yung tulo yan, no? Kasi may tali yan dyan sa taas, eh. Tinalian ko, pinasok sa bintana. Kaya nadamay pati yung ilalim, nabasa. So yan guys, ito na nga, no. Kakalasin na natin. Kailangan lang tanggalin pala itong mga kabitan ng seatbelt, at mga tornilyo. Yan, sa center console. Tapos matatanggalan natin yung ating mating dito. Tapos pala guys, may napansin ako dito. Yung ano, parang sa sensor ng pintuan na to. Second hand natin nabili itong sasakyan na to, no. So may napansin ako dito. Yung parang sa, hindi ko alam kung sa keyless entry niya to, eh. Ito, itong parts na to. Nakakalas yan. Ano sa ilalim, hindi siya nakakabit. So nagtataka ako kasi inung una hindi ko rin yan napansin, parang kumakalabog kasi siya. Ayan. So nung pangalawa napansin ko rin, tinignan yung kabila, nakatanggal din siya.
So, iniisip ko kung bakit hindi siya nakakalat, ay hindi siya nakakabit. Ayan. So, binalik ko pa rin 'yan sa dati sa pagkakalagay niya. Kasi napapansin ko nag-auto lock tong sasakyan na to, kaya lagi akong may dalang spare, kasi minsan baka pagbaba mo biglang mag-lock na lang yung sasakyan, umaandar, hindi mo papasok yung sasakyan, di ba? So, ayan. Kabilaan 'yan, guys. Ayan. Parang stopper na rin siya kasi goma 'yan eh, para hindi masyadong makalabog yung pagsarado ng pintuan. Tapos sensor na rin siguro 'yan dun sa keyless entry natin. Ayan. So binalik ko pa rin sila parehas. So guys, ito na, nakalas na natin. Ayan oh, ito yung basang-basa. Ayan. So tutuin na lang natin ito. Sa pin niya, patutuin din natin 'yan. Babalik natin. Ayan. So yung parts doon, okay naman. Tuyo pa siya. Tuyo 'yan diyan, parts na 'yan. So dito lang talaga. Ito yung nangangamoy. Ayan. So patutuyuin lang natin. Ilang araw, tapos linisin na rin natin, babakyam natin. Ayan. Ito dito, okay pa tong parts na to. Para malinis. Alright. Ayan lang. Ready tayo. Peace out. So yun guys, sinabon lang natin ang dumi niya. Ayan. Grabe yung dumi. Malibag na. Ayan yung pagkakastak niya na matagal. Ayan o. Grabe. Ano talaga, nalilinis din kahit papano yung mga sahig natin. Ayan. Ordinaryong sabon lang ginamit ko dyan, guys. Hindi ko... Iba kasi iba yung pinaglilinis dito. Parang detergent. Ano? Parang powder. Ano? Liquid. Parang liquid ang ginagamit nila. Pero ako yung sabon lang. Kesa naman ibalik ko na... Hindi man lang naugasan. So, sinabon ko na lang. Tapos, tutuyuin na lang natin siya. Mga dalawang araw. Tapos, kakabit na natin. Grabe. Malibag. Para yung bandang ibaba. Yan. Ano eh, parang kape eh. Kape ko brown. Tapos sasabit lang natin to hanggang matuyo siya. Tapos salpak na natin. So, ngayon guys, eto na. Tuyo na yung ating mating. So, ibabalik naman na natin siya sa dati. Babalik din natin yung mga upuan. Oo. Medyo mahirap kasi mag-isa lang tayo. Takabit na natin yung sa likod. Parts na to. Medyo makalat pa. At hindi pa tapos. Ngayon yung upuan niya. So, kakabit natin. Ayan, okay na. Kabit natin. Kabit ko pala. Ako lang pala mag-isa. Ito ko puan. Tapos kabila. Yung seatbelt. Oh guys. Ito yung seatbelt. So, dalawa dito. Ayan. Okay na. Nakabit na. Ay, hirap pag isang kamay. Mag isang kamay lang gamit. Kaya muna natin i-pose. Ayan yung mga seatbelt niya. Down. So, susunod natin kakabit. Yung upuan dito sa parts na to. Kasi bago natin makabit yung center console. Andito yung isang tornilyo. Kaya dapat malinis siya. Ayan, tayo dudukot-dukot. So, kunin natin yung upuan. Ayan lang yung mga tornilyo. Ang ginawa ko lang guys, para hindi magkapalit-palit yung mga tornilyo. Binalik ko lang nung natanggal ko. Para eksakto pa rin yung balik niya.
At ito na nga guys, no, ikakabit na natin yung ating upuan. So, pihitin lang natin dyan yung pagsasalpakan ng ating tornilyo. Ayan, bali apat yan. So, sinalpak na lang yan kasi nakasukat naman yan para sa tornilyuhan niya. Kumbaga sakto lang yan. Pero nagagalaw yan guys, no. Pwede nyo yung hilahin. In case hindi nyo maipasok ng maayos, pwede nyo siyang hilahilahin. Yung may pindutan yan sa gilid. Ayan. So, yan, pinas forward na lang natin tong video natin na to kasi sobrang haba ang tagal ng pagkakabit nito guys. Kung isa-isayin pa natin. So, ito. Yung kabila naman ang isasalpak natin. Medyo dito natagalan na ako kasi habang binubuhat ko yung upuan na yan, napindot ko yung adyasan niya sa gilid. So, gumalaw yung bakal. Kaya medyo natagalan ako dito sa parts na to. Sa pagkabit niya. Pero at least okay na. So, medyo kinapos na tayo ng oras, no? Pagpadilim na kasi dito. So, saglit ko lang naman to ginawa. Mga wala pang isang oras. Pagsalpak niyan. Ayan. Galaw-galawin niyo lang kung hindi pumapasok yung sa tornilyuhan niya. Medyo ano kasi, tumabingin ng konti nung nagalaw ko. Habang binubuhat ko, napindot ko yung gilid. So, gumalaw siya. Hindi kagaya nung sinasalpak, nung kagaya nung ano, hinugot ko siya. Yung naisasalpak lang sana, nang diretso lang din kung paano natin siya kinuha nung una na. Okay na guys, balik na natin.